all of a sudden, tender age of 24 years. The number one woman pool player in Asia, the queen of nine ball, Pan Xiaoting. Tinawag siyang the Tigress of Nine Ball in Women's Division, kaya siya tinawag na the Queen of Nine Ball. Another one. Good afternoon mga kabilyard. Welcome to Kabilyard Q Sports Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin to napakagandang laban ng dalawang Batikan na pool player. Walang iba kung hindi si Efren Reyes, the GOAT, versus kay Pan Xiaoting, the Queen of Nine Ball. Ito'y pinaglamanan nila dito sa San Miguel Beer Asian Nine Ball Tournament. Nanalo sa lag si Efren Bata Reyes at siya ang magbe-break dito sa rack number 1. Ang kanilang laban ay 9 ball, ang kanilang mats ay race to 7, alternate breaking platform yung sa kanilang breaking rule. May pumasok na dalawang bola at si Reyes pa rin ang nasa table. Napakahusay nung pinakitang bang shot na yan ni Efren Bata Reyes at mukhang meron siyang magandang ball positioning dito. Pinapakita dito ni Efren Bata Reyes kung sino talaga ang hari sa larangan ng 9 ball. Zhu Ming, by the way, is also the Chinese national coach and also a member of the San Miguel Asian 9 ball tour. Group 2 features Francisco Bustamante from the Philippines and the reigning world pool champion Wu Jiaqing from Chinese Taipei. Also Li He Wing of Hong Kong, who is a runner. Last 2 ball dito si Efren Bata Reyes at aiming siya dito sa 8 ball sa corner pocket. Mahusay yung pagkakapina na yan at maganda ang ball position sa 9. Mukhang makaka-score dito si Reyes. First blood, 1-0 ang score natin. Lamang si Reyes dyan at si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 2. Mukhang masama ang break dyan ni Efren Reyes, no? Walang pumasok na bola at nakakluster ang mga bola dito kaya walang maayos na tira dito si Pan Xiaoting. Tingnan natin kung ano magiging discard niya dito sa rack number 2. World Women's 9 Ball Championship. She finished third. Of course, the 2003 Asian champion and the 2002, way back then, the Osaka Open champion. All this at the tender age of 24 years. So a lot to be proud of. And very confident dito ang the Queen of 9 Ball at mukhang nag-push siya dito para testingin si Efren Reyes dito sa isang play safe. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Efren Reyes. Isang malupit na karom shot ang ginawa dyan ni Efren Reyes at pinakita niya kung sino talaga ang
hari ng 9-ball, no? Tinetesting dito ni Pan Shouting si Reyes, pero sa una pa lang, nagpakitang gilas na itong ating The Magician. Mukhang hindi pumasok itong ball number 2, kaya nagkaroon ng opening dito si Pan Shouting. So siya naman ang nasa table, kaya tingnan natin yung lupit ni Pan Shouting dito sa larangan ng 9-ball. You are absolutely right, Anthony. There is not much that he has not seen in his long, illustrious career. At the same time, when you play these guys who are supposedly world champions, you have to be able to come up with the same kind of experience that they have. People can actually pot the ball. There's no problem. There's no question with that. This lovely lady here, being the champion as well, can pot the balls. But when it comes to positioning, such as this one, well, she's showing us that, yes, she deserves to be playing effort. Mahusay na naitago ni Pan Shouting itong cue ball sa likuran ng cluster ball, no? Talagang napakahusay nga nitong Queen of 9 ball na ito at pinapahirapan nitong ating The Magician, Efren Bata Reyes, ang ating idolo. At makikita natin dito mukhang magkikick shot si Reyes sa ball number 2. We'll be mentioning our sponsors throughout this little exhibition here from Guangzhou, China. Mukhang sumablay dyan si Reyes sa kanyang 2-rail kick shot. Hindi tinamaan ng dos, kaya ang si Pan Shouting ay ball in hand position. Meron siyang available shot at tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 2. Nine ball tour for 2006. The official pool ball here, by the way, Aramith. And there's not a pool hall in the world probably that doesn't use Aramith pool balls these days. I would include this new type cue ball, Anthony, with the dots on it, and the players rave about it. And it really, really helps them pinpoint their shots better, and fans like it. So it's become a staple of the San Miguel Asian 9 Ball Tour. Well, now we're finally seeing Pan get to work here after that missed opportunity from Efren. Well, that was really none of his doing. That was actually forced upon him. Nakakita ng magandang combination dito si Pan Shouting sa 4 to 9 ball at mukhang hindi na niya patatagalin itong rack number 2 at gusto niyang patunayan kay Efren Reyes na talagang malupit siya sa kanumang klaseng tira. Ito nga 4 to 9 combination sa corner pocket para sa rack number 2. Pasok ang 9 at tumabla dyan si Pan Shouting. All 1 ang score natin. Si Pan Shouting pa rin ang magbe-break dito sa rack number 3. Napakahusay nung ginawang combination ni Pan Shouting. Abante tayo ng isang puntos. Nanalo si Reyes doon sa laro na yon at 2-1 ang score natin. Kaya si Efren Reyes naman ang magbe-break dito sa rack number 4. May pumasok na isang bola doon sa corner pocket at mukhang may available shot naman si Reyes dito sa 1. Kaya tingnan natin kung makarun out siya dito sa ating rack number 4. He doesn't have a legitimate shot on the next ball, which is the 1. Look at it cuddling up there. So he did knock down the 7. He stays on the table. Napakahusay nung cut na yon ni Efren Bata Reyes sa 1 sa corner pocket, no? At pinapakita niya lang dito kung sino talaga ang hari ng 9 ball. At pinapalusot niya lahat ng mga makita niyang bola dito sa kanyang arsenal. At ito nga, naipasok niya pero na-scratch naman siya doon sa side pocket. At mukhang ngumiti dito ang the Queen of 9 ball dahil ball in hand siya at meron siyang available shot para dito sa rack number 4. Ang score natin ay 2-1 lamang si Reyes dyan. Mukhang babawi dito si Pan Shouting. Panoorin natin mga kabilyar. And he's feared the world over. Oh, he is. So Reyes was the overall leader in 2003, 2004, and 2005. Yang Chin Chun of Chinese Taipei took over the mantle, and right now Efren, of course, winning the inaugural leg in Ho Chi Minh City. Ramil Gallego from the Philippines winning in Bangkok. So we're at the midway stages here. It's a perfect time to bring on the exhibition here in Guangzhou.
pawn lining up the three. This one should be no problem for her. Looking to tie things up with Efren, and it's very difficult to stay in step with the magician with all the talent that he brings to the match. And right now, she's doing that. Of course, we saw that second racker taking advantage of that beautiful safety. Mukhang nagpakitang gilas talaga dito si Pan Shouting, at pinapakita niya lang siya talaga ang queen of 9 balls sa mga babae. At dito last 2 balls si Pan Shouting aiming sa 8 sa corner pocket sa ibaba. Napakaswabe nung tira na yan ni Pan Shouting, at maganda ang ball position sa 9. Pasok ang 9 at tumabla dyan si Pan Shouting, no? At pumalakpak nga dyan si Reyes. All-time score natin at si Pan Shouting ang magbe-break. Pero ang gagawin natin dito mga kaibigan, mga kabilyard, mag-i-skip muna tayo. At nanalo doon si Reyes, 3-2 at 3-3 ang score natin ngayon. Si Reyes ang nag-break dito sa rack number 7. Mukhang walang pumasok na naman, no, dito sa break na yan ni Reyes. At dito matetesting na naman itong husay ni Pan Shouting, dahil wala siyang available shot dito sa ball number 1. At mukhang tetestingin ulit dito si Efren the Magician sa isang malupit na push para sa isang safety shot. Panoorin natin mga kabilyar. See what she does with it. Rating a lot. She traversed the table back and forth. Going for the push now. I was actually wondering why she was trying to line up that spot. Sa pangalawang pagkakataon, tinesting ulit nito ni Pan Shouting ang ating pambato na si Efren Reyes. Dito nga makikita natin na naka-push si Pan Shouting at susubukang ikarambola ni Efren Reyes. Napakalupit, no? Pinangkarambola ni Reyes yung cue ball sa 9 ball, kaya pasok ang 9. Abante ng isang puntos dito si Efren the Magician Reyes, at ang score natin ngayon ay 4-2. Si Pan Shouting naman ang magbe-break sa rack number 8, no? At mukhang nadala na dito si Pan Shouting sa kanyang pagtetesting dito sa ating pambato na si Efren Reyes. Mukhang magtatanda na siya dito at mag-iingat na, dahil ang score natin ay 4-3, race to 7 lang ito. Nag-break dyan si Pan Shouting at mayroong pumasok, no? Napakahusay nung kanyang tira. May available shot sa ball number 1. Panoorin natin mga kabilyard kung maka-break and run siya dito sa rack number 8. She's got some power there. Yeah, she does. 9 ball is in fact moving around. So good looking spread on the table for Pong at the minute. She trails Reyes 4-3. Problem there, probably brought it back a little bit more than she would have wanted to. See the blue 2 there. Well, at this point, Chuck, she knows she cannot make any more mistakes. Well, that was a pretty severe mistake there for her. You can see where the cue ball sits. She didn't want to draw it down that far. She will ask for the bridge. Mukhang nag-iingat na talaga dito ang Queen of 9 ball na si Pan Shouting, at talagang pinipina niya ng mabuti at inayos niya yung sa kanyang mga play safe at saka mga ball positioning, dahil napatunayan niya na hindi talaga kakaiba, no? At hindi katulad ng ibang mga nakalaban ni Pan Shouting itong si Efren Reyes. Isa sa pinakamagagaling na pool player talaga, at napakahusay sa mga karumbola, English, masay shot, no? At saka mga magic shot itong ating pambato na si Efren Reyes. Mahusay siya sa mga cue ball control and ball positioning, at hindi naman nagpapatalo dito si Pan Shouting. Nakita ninyo yun, yung kanyang cut na yun, no?
eksaktong-eksakto doon sa corner pocket. Mahusay talaga itong si Pan Shouting at meron siyang ibubuga dito sa ating pambato na si Efren Reyes. At dito nakakita siya ng magandang pagkakataon at sinipat niya itong karombola, no? From 5-9, ayun, sinukat ni Pan Shouting, 5-9, karambola dito sa 9 sa side pocket. At nag-extend si Pan Shouting at dineclare niya yung 9 doon sa side pocket. Ito, isang beses pa, sinipat ni Pan Shouting itong ball number 9. At makita natin dito yung kanyang galing, no? Gustong magpakitang gilas ni Pan Shouting kay Efren Reyes. Magaling din siya sa tinatawag na karombola. Pasok ang 9 at panalo sa rack number 8. Tabla ulit tayo mga kaibigan, mga kabilyard. All 4 ang score natin ngayon at nakita natin kung gaano din kagaling si Fan Shouting sa kanyang pagkakarombola. No? Si Efren Reyes naman ang magbe-break dito sa rack number 9. At makita natin, may pumasok na bola. Merong isang bolang pumasok at merong available shot dito sa ball number 2. With a brilliant combination in that last game. Well, if Efren thought this was going to be a walk in the park, he knows now he's in a dogfight. Certainly is. Oh, nice job with the left hand from Efren there. I'm not sure he expected this much resistance from Pan. Well, Reyes, of course, here today has not been as sharp as we normally see him. But nonetheless, with the talent that he brings and the expertise and the experience, not too many people thought this was going to be this close. No, I mean, 4-4, that's all Pan could have hoped for. Arguably one of the greatest living players in the world today. Looks like he's sporting a little goatee here, Anthony. He didn't have that last time we saw him. Aiming sa ball number 6 si Reyes at pasok sa corner pocket, no? Maganda ang ball positioning dito ni Reyes. Mukhang hindi na niya pagbibigyan at papopormahin itong si Pan Shouting dito sa rack number 9. At last two balls si Reyes sa rack number 9. Mukhang pupuntos at aabante ng isang puntos dito si Reyes. Mahusay talaga sa control itong si Reyes, no, sa cue ball at mahusay din sa kanyang cueing strategy. Pasok ang 9. 5-4 ang score natin dyan. Napakahusay talaga ng ating pambato na si Efren Reyes. Pinapakita niya dito na talagang superior yung kanyang pool skills at siya ang the king. Si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 10. Panoorin natin mga kabilyar. Racking sequence here. So Efren, as we said at the initial part of this program, that winner will break. We have gone back and forth on that format several times now. So Efren here to break it, 5-4. He leads. Rather panoramic view of the balls on the table. And look at that 1. Or check that, the 9. Panoramic view of the balls on the table. And look at that 1. Or check that, the 9. Medyo alanganin yung uno doon, no? Nakaharang yung 4, pero ganun pa man, na cushion first ni Efren Reyes yung uno pumasok. Medyo alanganin na naman dito sa ball number 2 dahil nakaharang itong 5 at pwede siyang pinahin dito sa corner pocket sa ibaba. Panoorin natin mga kabilyar. Swabing-swabe yung pagkapasok na yun at isang tira, dalawang bola ang pumasok, no? Napakahusay talaga nitong The Magician. At ito, aiming siya ngayon dito sa ball number 3 at mukhang magbabang shot naman siya para sa 3.
Ganun pa man, naipasok ni Efren Reyes yung 3 sa isang bank shot. Multiple ang ginawang mga trick shot dyan ni Reyes, no? At ito 4 naman pipinahin sa corner pocket. Remember the first to 7, this race to 7. Mukhang tatambakan na talaga ni Efren Reyes itong si Pan Shouting dahil last 2 balls si Reyes dito sa rack number 10. At yun nga, naipasok yung 6 sa corner pocket at tutok na itong 9 dito sa corner pocket sa ibaba. Mukhang abante na naman si Reyes dito. Nauna sa hill si Reyes, no? 6-4 ang score natin. Last rack ni Reyes yan. At mukhang hindi pa nakakabawi dito si Pan Shouting. Tingnan natin, siya ang magbe-break sa rack number 11. Panalo sa rack number 11 si Pan Shouting, no? Kaya ang score natin ngayon ay 6-5. Si Pan Shouting pa rin ang magbe-break dito sa rack number 12. Mukhang gustong humabol nito si Pan Shouting kay Efren Reyes. Last rack ni Reyes at dalawang rack pa para kan Pan Shouting dito sa race to 7. Panoorin natin. Here for Pan, still one more opportunity for Efren. You can see how close that one was going down and just catches the left jaw. Mukhang masaklap yung break niya ni Pan Shouting, no? A dry break, walang pumasok at mukhang nahirapan talaga dito sa break si Pan Shouting. At tingnan natin si Reyes, meron siyang available shot at sinimulan na niyang pasukin yung ball number 1. Panoorin natin mga kabilyard kung maka-run out si Reyes dito at talunin si Pan Shouting sa rack number 12. Table is pretty spread out here. Yeah, lots of spacing here for him. We could be looking at a run right here to end it. This is definitely not a difficult layout, especially for someone of the caliber of Efren. A lot of the balls right there at the mouth of the pocket. This is going to be elementary stuff here for the magician. But make no mistake about it, Chuck. He went through a lot just to get through this win. Oh, absolutely. I mean, 7-5, nothing for Pong to be ashamed of at all. She'll have another kick at the can. At ito nga, napakaganda nung pagpasok nung 7 na yon. At tuloy-tuloy pa rin itong cue ball para sa kanyang ball position sa 8. Napakahusay talaga. Last 2 ball ni Reyes dito sa last rack. At ito, last rack, last ball ni Reyes para sa rack number 12. Mukhang abante na si Reyes talaga dito. Pasok ang 9, panalo si Reyes. At ito, nag-congratulate ang The Queen at panalo dyan ang The King. Thank you for watching.